Samantha. Dad! Nabalitaan ko kung anong nangyari sa NIA. Kay Major Francisco. Team leader mo siya. How are you? I'm good. I'm good, Dad. Matagal ko nang hinala yun sa kanya, kaya talagang matagal na rin ako nag-iingat. I'm sorry kung hindi kita matawagan mas madalas. Alam mo naman ang sitwasyon. You don't have to explain, Dad. Bata pa lang ako, alam ko na yung sitwasyon. Second family kami. So, hindi kami priority. Samantha. Dad, it's okay. Kaya lang, minsan... Minsan, syempre, gusto kong tumawag sa inyo. Gusto kong mga musta. Pero kasi baka mamaya magalit na naman yung asawa ninyo. I'm so sorry, anak. That's okay, Dad. Dad, by the way, I got promoted. Talaga? Congratulations, Samantha. Ako yung pumalit kay Major Francisco. And I really, really worked so hard for this, Dad. At alam mo, matagal ko na itong pangarap, di ba? So, ang dami kong pinagdaanan to get here, Dad, here. Congratulations ulit, anak, ha? But I have to go. Ha? Huh? Ma'am ka dyan. Ay, bakit? Iba na kayo, na-boss ka na. Dapat masanay ka na dun. Eh, hindi. Sam pa rin ang itawag mo sa akin. Para sa'yo, ha? Sam pa rin. O ano? Anong balita? Eh, ayun. Nasa Hernandez Hospital na si Colonel Manzano. Eh, sinisigurado niya na walang mangyaring abirya sa pagdala dito kay Dr. Hernandez. Naka-high alert na rin ang lahat ng security. Pero, papraning pa rin ako. Bakit? Kasi baka magkaroon ng parto yung nangyari kay Frank. Hindi na mangyayari yun. Oye, bakit mo naman nasabi yun? Dahil may tiwala ako kay Colonel Manzano, hindi siya kagaya ni Dante na isang traidor. Isa pa, dalawang teams mula sa NIA at tatlo naman galing sa pulis ang nakapantay kay Araceli. Nakampante na ako.